History TV is here! Maraming magagandang lugar sa Pilipinas pero kung gusto mong mapag-isa o mag-moment, may alam akong masarap puntahan at alam kong malilibang ka ng gusto sa ganda ng tanawin at kultura nito. Halika, samahan mo ako at itutour kita. Estimated 12 hours mula sa Manila papuntang Sagada. Sisiguraduhin kong hindi ka maboboring sa paglalakbay natin. Bukod sa pagmomoment mo at kagandahan ng tanawin, may handog ding physical exercise ang lugar na ito para malibang ka ng gusto. Sagada, located nga ito sa Northern Luzon Mountain Province. Sa paglalakbay nating gagawin, madadaanan nga natin ang magandang tanawin ng Bagyo, Banawe at Bontok. Kaya nga bago tayo umabot sa Sagada mae-enjoy mo na ang kagandahan ng mga tanawin. Pwede rin tayo mag-stop over dito para kunan muna ng mga pictures ng lugar na ito. Dito pa nga lang busog ka na sa tanawin. Sa dessert na hinanda ko, parang ayaw mo nang lumiban sa lugar na ito. Teka lang, tikim-tikim lang muna. Baka hindi mo na kayanin pag nasa main menu na tayo ng paglalakbay natin. Ano nga ba ang meron dito sa lugar na ito? Bakit sikat? At bakit binabalik-balikan? Bubuksan na nga natin ang sikreto at pinagmamalaking kagandahan ng Sagada. Kung gusto mong ma-enjoy ang lugar, madaling araw pa lang ay bumangon ka na at puntahan natin ang Kiltipan Peak o Malboro Peak. Pero based sa experience ko, mas gusto kong puntahan ang Kiltipan Peak para antayin ang bukang liwayway o pagsilip ni Haring Araw. Dito nga ay mag-uumpisa na at ilalantad na ang tunay nitong kagandahan dahil makikita mo dito ang Sea of Clouds. Kung hindi mo naman napagmasdan ang pagsikat ni Haring Araw, huwag mag-alala dahil hindi madamot ang Sagada. Matatanaw mo ulit ito. Sabay mo na rin ang pagmomoments mo habang pinapanood mo ang Sea of Clouds at paglubog ni Haring Araw sa Malboro Peak naman pagsapit ng dapit hapon. Hindi nga kalayuan, mga 45 minutes trekking at matatagpuan natin ng blue soil. Naging ganto ang lupa dito dahil mataas nga ang copper sulfate content nito. Pero kung pagmamasdan mong mabuti parang blue-green ang kulay nito kung tuyo ang lupa. Pero maswerte ka na kung makikita mong blue ang kulay nito dahil kung mamasa-masa ang lugar, tsaka lang nagpapakita ang tunay na ganda nito. Kung dadayuhin mo ang lugar na ito, may isa lang sana akong pakiusap at ang local government nito. Huwag sanang magkalat para mapanatili ang kagandahan para na rin sa mga susunod pang henerasyon. Isa na nga raw ang Sagada Mountain Province sa mga lugar na hindi napasok ng mga Espanyol. Noong 1880s na nga raw nakapagpadala ang Spanish missionary sa lugar at ang missionaryong mga Amerikano pa ang nakapasok at nakapagtayo ng simbahan dito noong 1904. Dahil sa tagal nang hindi napasok ng mga dayuhan, kaya nga napanatili nito ang tradisyon at kultura. Dahil na nga rin sa turismo, unti-unti nang niyayakap ng Sagada ang pagbabago. Kahit niyayakap na ng Sagada ang pagbabago, hinding-hindi mawawala ang mga adventure nito. Kung ready ka na mag-splanking, then gear up dahil meron din ang Sagada nito. Hindi magpapahuli ang Sagada dyan. Meron silang Balangagan Cave, Sumaging Cave, at Lumiang Burial Cave. Kung gusto mo nga ng adventure nito, kailangan mo lang ng tour guide dahil napakadelikado sa loob nito. Baka ang pangalan pa ng cave ang mangyari sa'yo. Tinawag ng Lumiang Burial Cave dahil sa bungad pa lang ng cave makikita mo na kagad ang mga patong-patong na coffin. Huwag mag-alala, wala nang amoy ang mga ito. Respeto na lang din sa tradisyon ng mga taga rito. Best way to experience nga kung connecting cave kukunin mo para malibot mo ang buong lugar ng Lumiang Cave papuntang sa Sumaging Cave. Sigurado akong ma-amaze ka sa mga rock formation ito. Karaniwan na nga makikita sa mga cave ang stalactites at stalagmites. Pero dito pa lang ako nakakita ng tinatawag na pillar or column. Ano nga ba ang pillar or column? Ito lang ang pagtatagpo ng stalactites at stalagmites. Kung ayaw mo nga ng splanking, meron pang ibang handog na activities ang Sagada. Nandiyan na nga ang wall climbing at trekking. Bago nga natin ituloy ang mga activities na ito, tikman muna natin ang kulturang pinagmamalaki ng Sagada, ang itag. Ano nga ba ang itag? At paano ito ginagawa? Ang itag ay local version ng dried pork. Madali lang gawin ito. Ibababad lang ito ng 3 araw sa asin. Pagkatapos ay papausukan ito sa loob ng 3 oras, sa loob ng 3 hanggang 5 araw, at ibibilad nga sa araw. Pero ang ginagamit nilang pampausok dito na kahoy ay fine tree, mountain tea, alnus, lemon, or sanga ng bayabas. Malalaman mo ngang pwede nang iserve kapag dried na ang laman nito. Ang mga sikat nilang pagkain ay etag sisig, etag pizza, etag sarsyado, etag burger, etag carbonara at iba pa. Dahil sa pagyakap ng pagbabago, unti-unti ngang nag-i-evolve ang etag. Dahil karaniwan lang ito dating hinahalo sa etag pinikpikan. Halika, tuloy na natin ang paggagala natin. Ngunit bago tayo magpatuloy, dumaan muna tayo sa Church of St. Mary
of the Virgin na naitayo nga noong 1904. Sa likod nga lang ng simbahan, makikita na natin ang Echo Valley. At umpisa na natin ang trekking natin kung saan madadaanan natin ng modern cemetery nila sa likod lang ng simbahan. Dito nga makikita mo rin ang isa sa controversial na Fallen 44. Habang binabagtas nga natin ang Echo Valley, madadaanan na natin ang sikat na hanging coffin. May paniniwala nga na kung sino ang pinaka nasa taas ay malapit sa Diyos at ang pinaka mayaman sa lugar. Pero iko-correct na natin yan. Kung naalala mo nga ang Lumiang Burial Cave, yun ang old ways ng paglilibing nila. Modern ways na nga daw at practical ang hanging coffin para hindi maabot ng mga hayop. Pakikisama na rin po sa mga pupunta dito. Katahimikan at paggalang na rin po pag may narinig kayong nagre-ritual. Paggalang na rin sa tradisyon ng mga kababayan natin. Habang nasa Echo Valley nga tayo at full energy ka pa, pwede mong gawin ng rock climbing para tanawin ang lugar. At kasunod nito, magte-trekking naman tayo papunta ng Underground River. Sagad na nga ba ang ganda ng Sagada? Hindi pa, kaibigan. Dahil meron pa tayong pupuntahan para ma-refresh tayo after trekking natin ng 4 to 5 hours. Ito na nga ang huli nating destinasyon. Ang pinakatatagong kagandahan ng Sagada, ang kanyang mga waterfalls. Ang Pongas Waterfalls, Bumodok Waterfalls, at Bokong Waterfalls. Gusto ko nga balikan ng Sagada para ma-experience ko naman ang lamig at ganda ng Bumodok Waterfalls. Siya nga pala, kapag pumunta kayo dito sa Sagada, mag-iiwan ako ng link ng local government nila. Mas maganda na rin makipag-coordinate muna bago nyo sugurin ang ganda ng Sagada. Thank you for watching. Hanggang sa muli, paalam!